Limang taon na rin pala ako nagtatrabaho sa bahay. Ang bilis rin ng panahon. Dati, mapapagod ako mag-commute, papasok ng trabaho. Ngayon, gigising na lang ako. Tapos malapit lang yung office ko sa bahay. Mga ilang hakbang lang. Nakakatuwa rin kasi ang layo na pala nung narating ko. Pero hindi ko naman sinasabi na successful na ako. Marami pa rin ako mga pangarap na hindi ko pa nagagawa. Marami pa rin ako mga pinag-iipunan. Pero pag iniisip ko, parang sobrang daming blessings ko na rin palang natanggap. Siguro hindi ko dati maiisip na ma-achieve yung mga meron ako ngayon. Masarap talaga magtrabaho sa bahay kumpara sa office. Kasi sa bahay, ang iisipin mo lang kung paano mo matatapos yung projects, kung paano ka magre-report ng mga ginagawa mo, kung paano ka makikipag-communicate sa mga team members mo. Pero kadalasan puro trabaho. Naalala ko kasi nung nagtatrabaho pa ako sa opisina. Napakaraming oras na nasasayang sa mga unproductive activities like kwentuhan, kamustahan. Pero matagal din ako nag-adjust nung nagsisimula pa lang ako sa work from home setup ko. Kasi nakakapanibago talaga yung mag-isa ka lang magtatrabaho tapos wala kang makausap. Kaya yun talagang malaking adjustments para sa akin. Pero ngayon, 5 taon na ako nag-work from home. Napakalaki ng freedom na nararanasan ko, lalo na pagdating sa oras. Pwede akong kumain kahit anong oras. Pwede akong magpahinga kahit anong oras. Ang ginagawa ko pag napapagod ako, kumukuha lang ako ng libro sa office. Pupunta ako sa may duyan sa may likod ng opisina tapos nagbabasa ako dun mga 5, 10, 15 minutes, ganun. Para lang mabawasan yung stress sa isip ko. Nakakarelax talaga pagka dito sa probinsya. Sariwa ang hangin, maliwalas, hindi ganong kainit. Tsaka hindi maingay, tahimik talaga. Maririnig mo pa yung mga ibon, mga hayop sa paligid. Tapos mababait pa ang mga tao pagdating sa probinsya. Yung tipong may pakialam talaga sila, kung may malasakit sila sa'yo. Mararamdaman mo na meron ka mga kasama at mga kapamilya. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay God sa mga opportunities na binibigay sa akin. Sa ngayon, 2 yung trabaho ko. Isa sa umaga, isa sa gabi. Nakakapagod pero okay lang, kinakaya naman. Malaking bagay na nakapagpagawa ako ng opisina na malapit dito sa bahay. Medyo malaki rin yung nagastos ko dito, around 60,000 para mabuo lang to. Hindi pa nga tapos. Pero happy na ako sa ngayon kasi okay naman na yung loob. Meron na akong sliding window, tapos maayos na rin yung table ko. Nakakapag-focus talaga ako dito pag dito ako nagtatrabaho kasi sinasarado ko yung mga bintana tsaka pintuan ko kapag kailangan ko mag-focus. Pero binubukas ko rin yung bintana kapag gusto ko maliwalas yung hangin kasi lagpasan talaga yung hangin dito sa opisina galing sa palayan. Napakaliwalas, lalo na sa gabi, malamig dito. Kaya ang sarap talaga magtrabaho. Sa 5 taon na pagtatrabaho ko sa bahay, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi niya kami pinabayaan mag-utong kahit napakalaki ng gastos na. Sabi nga sa Proverbs 3:5, kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag ka mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat.